Kasi ganito, ngayon no, alam naman natin ang mga nangyayari patungkol sa inaantay nating desisyon ni Mayor Sara Duterte, kung siya ba'y tatakbong presidente, kung siya ba'y tatakbong vice president. Wala hong nakakaalam yan. Sasabihin ko na sa inyo, ako hindi ko din alam yan. Wala hong nakakaalam yan kung hindi siya at ang kanyang pamilya. Sabi ko sa inyo, siya at ang kanyang pamilya lang ang nakakaalam yan. The rest, nagmamagaling din yan. Kaya tayo, lagi natin sinasabi, wala tayong pakialam kung tatakbo siyang presidente. Hindi naman wala pakialam. Mali. Tayo ay masaya kung tatakbo siyang vice or president. Masaya tayo. Kahit anong posisyon na takbuhin, susuporta natin si Mayor Sara Duterte. Pero siyempre, we have our own wish. Ang wish ng heart natin, not less than president. Yan ang ating wish para kay Mayor Sara Duterte. Pero dahil sa ganyang kaganapan, abay may mga natatakpang balita. At sigurado naman ako na hindi ito ibabalita ng mga panatiko o itong mga saksi ni Goldista. Itong mga panatiko na hindi nag-iisip. Sigurado tayong hindi ho nila tatalakayin ito. Alam nyo kung bakit? Kasi sa kanila, kung ano lang ang mabuti, yun lang. Sa atin, mabuti, masama, itatalakay natin yan. At kahit sinong kandidato, tatalakayin natin ang lahat ng sinasabi nila. Okay? At sa atin, whether dilaw, whether pink, blue, white, red, o kung green, kung ano pa man yan, pag may ginawa, may sinabi, i-discuss natin. Pag mali, babanatan natin. Pagkatama, pupurihin natin. Iyano ang ating kondisyon dito sa ating channel. Okay? At ngayon nga ho, meron lumabas na balita. Ha? Meron nung lumabas na balita na sabi, pinapatawag daw ng COMELEC na si Bongbong Marcos patungkulo sa disqualification case niya. O, panoorin natin ha, kasi alam kong hindi naman itatakil ito nung ibang mga vlogger na panatiko ni Marcos eh, di ba? Sigurado, eh ito, tayo, tatalakay natin ito. Panoorin. Summon ang COMELEC para sa kampo ni presidential aspirant Bongbong Marcos. Kaugnay pa rin ito ng petisyon para kansilahin ang kanyang Certificate of Candidacy para sa 2022. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, kahapon pa ipinadala ang mga summon at matatanggap ng kampo ni BBM ngayong araw. May 5 araw para tumugod dito ang kampo ni Marcos Jr. Ayan ha, pinadalhan daw ng summon. Ha? Hindi ho ito yung kinakain, ha? Yung favorite ko, salmon. Iba yun. Salmon yun, salmon. Ito, summons. Okay, ano ibig sabihin ng summons? Baka si mamaya sabihin nila, masyado ko naman ine-exage mo. Banat ba yun na pinatawag ng COMELEC? Hindi naman pinatatawag. Salmon nga eh. O, ito ha. Kaya tayo mismo, nag-google tayo ha. Para naman sabihin nila, hoy, ano ba ibig sabihin niya? Salmon na yan. O, ito po yan. Salmon, according kay Miriam. Kilala niyo si Miriam, yung kapitbahay natin? Yung taga dyan, yung nagbebenta ng suka. O, si Miriam, sabi niya, ano ibig sabihin ng summon? The act of summoning. A call by authority to appear at a place, name, or attend a duty. Ibig sabihin, pinatawag. O, ha? Warning or citation appear in court. Such as written notification to be served on a person as a warning to appear in court. Letter B, subpoena to appear as a witness. Number 3, something that summons. O, malinaw ha. Hindi ko inimbento yung pinatawag siya. Pinatawag according summons eh. Pero at the same time, ang pwede namang mag-appear doon yung abogado niya para sabihin kung ano yung side. Ito yung reklamo nung mga gusto mapadisqualify siya. Tayo, ito namang tinatawag ng COMELEC yung si BBM para magpaliwanag. Gaya no, ibig sabihin ng summon, ha? Summon, okay? Hindi ho yan, ha? Ulitin natin, ha? Malinaw, malinaw. Tuloy natin. Here,
Hindi pa malinaw kung natanggap na nila BBM ang mga summon, pero may sagot na siya tungkol dyan. Oh. You ask my lawyers, I'm really not involved in that because that's I'm busy with the actually. Ano, busy daw siya sa ano? Pakinggan niyo kung saan siya busy, ha? Studying and trying to put together a platform that will be good for post-COVID Philippines. So, busy daw siya. At ito, oh, hindi ho ako nagsabi, ha? Huwag ho kayo magagalit. Ito, bakit siya, ano daw gagawin niya? Busy daw siya. You ask my lawyers, I'm really not involved in that because I'm busy with studying and trying to put together a platform that will be good for post-COVID Philippines. Oh, so busy daw siya na nag-iisip ng platform para sa post-COVID Philippines. Hindi ako nagsabi, ha, siya po. Busy siya na gumagawa ng platform para sa post-COVID. Okay. Nagpaplano pa lang po siya. Okay. Okay, bakit? Nagpaplano pa lang siya. Oh. Yung iba nakapagplano na. Siya nagpaplano pa lang. Hindi ho ako nagsabi niyan. Siya ho, wag ho kayong gagalit sa akin. Sinabi ko lang yung sinabi niya. Nagpaplano pa lang siya ng kanyang plataforma. Binubuo pa lang niya kung paanong gagawin sa post-COVID. Okay. Sige. So, nagpaplano. O, di ba? Yun ang dahilan niya. O, so, bahala na daw yung abogado niya. Nagpaplano pa lang siya. Hindi ho ako nagsabi. Nagpaplano siya. Siya ho, nagsabi niyan. Wag kayong magagalit. Hindi kasi, yung iba, nakapagplano na. Pinipresenta na nga nila sa tao, although palpak nga lang. Totoo naman, yung iba, nagpresenta na ng mga plano, unit palpak, okay? Siya, okay, magalala, nagpaplano pa lang. Relax lang. Hindi po tapos sa laban, naglapa-lapa-plano pa lang siya. Ay naman, masyado naman kayo. Masyado kayo mga judgmental. Oh, di ba? Oh, yan ang iboboto nating presidente. Nagpaplano, okay? Banat ba? Huwag naman ganyan. O, ito. O, tuloy natin, ha? Sige. Marami yung nagagalit at marami nagpo-post paulit-ulit. Banat ba? Bakit mo ba kasi pinupost na gusto mong presidente si Mayor Sara? Bakit ba? Gusto namin vice president lang siya, eh. Masasagasaan yung ano namin, eh, mga kandidato namin. At saka sino ba yung core source mo? Ha? Si Salcedo ang dilawan? Dati pinupuri nila si Salcedo. Ngayon dilawan na siya kasi may sinabing hindi tungkol, hindi pabor sa kanila, di ba? O ngayon dilawan na siya. Grabe, basta hindi talaga pabor sa inyo, dilawan na, eh. So galit na galit sila, naglalabasan yung post nila na nakaganon si Salcedo, dilaw. Di ko kaya may big out lang yun. Ay, nakaganon yun. Baka chap-chap yan, may picture lang ka, screen capture, nakaganyan ka. Oh. Hindi, di ba? Dilawan daw yung source ko. Ako lang daw may gusto maging presidente si Sara. Ay, totoo, ako lang daw. Ako lang daw ba? Sa dami-dami natin dito, ako lang daw ang may gusto. Pambihirang buhay yan. Ako lang. At parang ako pa dilawan kasi gusto ko maging presidente si Mayor Sara Duterte. Agap naman ng tucha yan. Ako nga yung gusto ko maging presidente yung Mayor Sara Duterte. Ako pa dilaw. Diba ganun? Oh, ako daw, ha? Okay. Ako daw ang ano, ha? Ang source. Ako lang ba ang may gusto? Sino pa ang may gusto na maging presidente siya? Sagot! Matapos manumpa ni Davao City Mayor Sara Duterte sa lakas CMD, sinabi ng presidente ng partido na nais nilang pangulo ang posisyong takbuhan ng mayora. Ano daw? Dilawan din yan! Dilawan yan! Sino ba yan? Sino ba yan nagsabing gusto nilang pangulo si Mayor Sara? Dilawan din yan! Sino ba yan? Ay, yung pinuno ng lakas! Sino ba yung pinuno ng lakas? Sino? Ay, si Romualdez, yung pinsan ni Marcos! Wala na, pinis na! Ako lang, ho, ang nagsabi.
Ako lang ho, may gusto. Ako lang ho. Ulitin natin ha, sa mga bungol. O, para sa mga bungol, ulitin natin ha. O. Tapos manumpa ni Davao City Mayor SARA Duterte sa lakas CMD, sinabi ng presidente ng partido na nais nilang pangulo ang posisyong takbuhan ng mayora. Ano daw? Ulitin natin, ano daw? Ano na? So ako lang? So dilawan na rin ho siya? Dalawa na kaming dilawan! Ang birang buhay yan, oo. Oh. Kita mo ha? Euler's identity sila mga nag-aakusa kaya ang totoong dilaw. Oo nga. Isipin mo, okay? Karamihan ng mga leaders, sinasabi, tumakbo si Mayor SARA na presidente. Sino lang ang may gusto na tumakbo siyang vice? Yung isang nagmamagaling na coach at saka yung isang talangkang panot, di ba? Sino pa? Oh. Pero karamihan ng mga leaders, kahit si Panelo, kahit sino, mga dikit sa kanya presidente ang gustong takbuhin. So lahat po kami dilawan. Ganyan po kasi kababa at kalabnaw at kaampaw ang mga utak ninyo. Pag sinabing gusto namin si Mayor Sarang presidente, dilaw na kaagad. Di ba? Sino sa atin na mukhang tama? Kayo ho ang tama. Eh, tama talaga. O, tuloy. Kasabay nito, inilutang ng isang opisyal ng partido ang swestyong hatian sa termino ni Mayor SARA at presidential aspirant Bongbong Marcos sakaling sila ay manalo. Nakatutok si Victor. Sabi ni Adrian Bea, yan yung mga sagot ho na mga wala ng logic. Sabi niya, na ikaw na matalino. Porkit na bara, porkit na sunog. Ikaw na matalino. Ikaw na. O ikaw na magpresidente. Yan o yung mga ano, yung mga pasensya na o, pero ampaw na pag-iisip. Pagka nabara, natalo sa argumento, sunog, ikaw na maging pangulo, ikaw na matalino. Hindi o, uulitin nun natin na makinig ko kayo mabuti. Lahat ho na mga leaders, nais lang siyang maging presidente. Ngunit datapot, subalit, ang nakakaalam lang niyan, ay si Mayor SARA Duterte at ang kanyang pamilya. Wala nang iba. Ulitin natin ha, sa mga medyo mahina at saka celeron, medyo lagyan nyo ng langis. Lagyan nyo, alam mo minsan kasi lagyan nyo ng virgin coconut oil ng mga jutak nyo para medyo gumalaw-galaw ng onte, ha? Aming mga tutunay na Duterte supporter at mga leaders ng mga organisasyon, pati na mga partido, nais si Pangulong, hindi pala Pangulo pa, Mayor SARA Duterte ang maging Pangulo. Okay? Pero ngunit datapot subalit, ang makakaalam lang po niyan ay si Mayor SARA wala ng iba. Dito pa lang, makikita mo na kaagad kung sino ang may tama sa pag-iisip. Lahat ng mga leaders at nagsasabing, it's the decision of Mayor SARA. We do not know the decision of Mayor SARA. Sino lang ho ang nagsasabing, ay, de, Vice President, alam ko, na-text ko eh. Alam ko, na-text ko na yan eh. Alam mo yun, kung nasa tamang kauliratan kayo, maniniwala kayo sa isang taong nagsabing na-text siya. Yung mga leader, sinasabi nila, hindi, we respect the decision of Mayor SARA. Siya na ho nakakalam yan, siya mag-decide. Pero may isang vlogger na nagsasabing, hindi, katiks ko, alam ko na yan. Final na yan, done deal. Sino may tama doon? Isip kayo na maigi kung may logic kayo ha, kung may utak kayo na natitira pa. Sino may tama? Yung nagsabing hindi, final na yan, ako nang ba? Ay, din, alam ko yan eh. Ako si all-knowing vlogger. Diba? May tama talaga yun. Katulad.